Ako personally, masaya lang po ako na meron ako ganitong oportunidad na siyempre makasama si Kim kasi sisimula pa lang ng career ko. Sisimula ng bago, kung saan man ako ngayon, si Kim po yung kasama ko. So, hindi ko to, I'm taking this opportunity as a gift from God, as an opportunity to makasama siya ulit. Siyempre, una yun. Una, awkward talaga kasi hindi naman kami super friends nito eh. Hi, hello lang talaga kami sa ASAP. Okay. Hello, basta. Okay naman. Oh, bye-bye. Ganyan. Tapos yung mga eksena namin, chami-chami, ganyan-ganyan. So parang, ala, after ilang years, okay, sige, gawin na natin to. Pero yun, nakakatuwa na pareho kami professional. And yun, medyo awkward din sa mga tao na kaharapan namin. Lalo na nung una kasi siyempre, alam naman nila yung nangyari sa amin. Pero okay na ngayon. At least kami, natuto na kami. Naging mas, ano na kami, professional. And yun, I'm very happy na yung time na yun nangyari before pa. Nung mga bata pa kami. At least ngayon natuto na kami. And yun, may isa din ako one important lesson na natutunan sa mga nangyari na yun. Na hindi ka magiging fully masaya or fully happy kung hindi ka marunong magpatawad. Kasi di naman yung tao yung kalaban mo dun, kundi yung sarili mo. Why not just forgive the person and just go on with your life? Mas happy yung pakiramdam. Hindi sa dun sa mas marami na discover. Nakakatawa kasi parang ganun pa rin siya in a good way. I mean, siyempre, tagal na hindi kami nagsasama, lalo na po sa trabaho na 3 times a week ko siya makakasama tulad dati. No? Pero ang nakakatuwa kasi kahit anong pong nangyari at ano pong yung narating niya, ganun pa rin siya. Hindi, iba yung energy niya ngayon. Siya lang may ganung energy niya. Oh, grabe yung energy niya. Sobrang. Minsan kailangan ko lumayo kasi, whew, grabe ang energy niya. Late pang energizer. Siya yung bunny. Energizer ba? Hindi na uubusan. Pero it's great. It's amazing sa set kasi nga, from the cast, sa crew lahat, na nakakahawan yung energy niya eh. At yun yung maganda. At it's great to work with people katulad niya, na ganun ka passionate sa trabaho, kahit pagod na, yung determination niya. Dati pa, grabe na po yung determination niya, pero ngayon, ibang klase. Ngayon na po ako nakita na tao na walang tulog galing sa shooting, dumaretso sa isang 21K. Amazing. Wow. It's libre mo na ice cream. No, it's hands down. Ay, hindi po ako masyadong vocal na tao sa mga pagdating sa ganun. But hardly, we hear you na mag-ganyan. It's amazing. Kasi, mahirap po yun. Mentally and physically, napakahirap nun. So, yun. Noted, lalayo na po ako pag nag-joke po ako sa'yo. Kasi ngayon, tahimik na po talaga to si Gerald. Tahimik na siya, quiet siya sa isang sulok. Pag dami na nagsasalita sa, pumunta na po siya ng kotse. Mag-hibernate po siya doon pag maingay na kaming lahat. Siguro, ito naman, KG, siguro, sign of aging. Kaedad lang kayo, no? Tigil. Kaedad lang tayo. Baka nag-internalize. Iba eh. Iba yung, maturity niya. Ganun ako na actor eh. Ano siya eh. In the zones lagi. Actor's cue lagi. Actor's cue siya lagi. Kahit nakakatawa, eksena actor's cue. Teka, huwag niya kong guguluhin. The joke naman ako, pero ayaw niya. Sige, huwag.